Mga kaibigan, alam niyo ba yung feeling na parang may kulang sa relasyon niyo? Baka naman, charot! Pero seryoso mga kaibigan, pag-usapan natin ang isang mahalagang bahagi ng relasyon na madalas hindi pinag-uusapan, ang sex o pakikipagtalik. Oo, tama kayo. Minsan kasi, nahihiya tayong pag-usapan ito, lalo na kung konserbatibo ang ating pamilya. Pero tandaan natin, natural lang ang sex sa isang relasyon. Kaya naman sa video na ito, alamin natin kung bakit nga ba mahalaga ang sex sa isang relasyon at ano ang mga panganib kapag nawala ito. Alam nyo ba mga beshi, na ang depresyon ay hindi lang dahil sa problema sa trabaho, pamilya o pera. Minsan, nag-uugat din ito sa kawalan ng atensyon sa pangangailangang sexual ng isang tao sa isang relasyon. Isipin mo, parang lagi kang nagutom pero hindi ka pinapakain. Kapag hindi pinag-uusapan at naibibigay ang pangangailangan ng bawat isa, pwede itong magdulot ng sama ng loob. Parang pakiramdam mo, hindi ka na mahalaga, hindi ka na kanais-nais sa paningin ng partner mo. Huwag nating kalimutan ang kanilang mga pangangailangan, physical man o emosyonal. Huwag tayong matakot na pag-usapan ang tungkol sa sex dahil bahagi ito ng ating pagkatao at pagmamahalan. Hindi lang naman puro saya at romansa ang isang relasyon, di ba? May mga araw na puno ng tawanan at kasiyahan, pero may mga araw din na puno ng pagsubok at hamon. May mga pagkakataon na hindi tayo nagkakaintindihan, nagtatampo at nag-aaway. Normal lang ito sa kahit anong relasyon, ngunit mahalaga na alam natin kung paano ito haharapin. Pero paano kung ang dating init ng pagmamahalan ay unti-unti nang lumalamig? Paano kung ang dating masiglang relasyon ay tila nawawala na ng sigla? Isa sa mga posibleng dahilan ay ang emosyonal na paglayo. Kapag hindi na natin nararamdaman ang koneksyon sa ating partner, parang may pader na namamagitan sa atin. At alam nyo ba na ang kawalan ng sexual intimacy ay pwedeng magdulot nito? Ang physical na distansya ay maaring magdulot ng emotional na distansya. Kapag hindi na natin nahahawakan, nayayakap, at nahahalikan ng ating partner, parang lumalayo na rin ang ating mga puso sa kanila. Ang simpleng paghawak ng kamay o pagyakap ay may malaking epekto sa ating relasyon. Mahalaga ang physical touch, mga besh. Ito ang nagpapaalala sa atin na may kasama tayo sa bawat hakbang ng ating buhay. Maglaan tayo ng oras para sa isa't isa. Mag-date tayo, maglambingan tayo, at siyempre, mag-sex tayo. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagpapalakas ng ating koneksyon. Dahil ang pag-aalaga sa physical na koneksyon ay pag-aalaga rin sa emosyonal na koneksyon ninyong dalawa. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi lang nararamdaman, ito rin ay ipinapakita. Masakit, di ba? Yung tipong parang hindi ka na nakikita ng partner mo. Parang hangin ka na lang na dumadaan sa harapan niya. Wala na yung dating atensyon, yung dating pagmamahal. At ang masaklap, pakiramdam mo, isa sa mga dahilan ay dahil hindi na kayo nagsisex. Normal sa isang relasyon na magbago ang dalas ng pagtatalik. Pero dapat hindi nawawala yung effort, yung pagpaparamdam na mahalaga pa rin ang partner mo. Ipakita natin sa kanila na mahal natin sila, na importante sila sa atin. Alam nyo ba, mga besh, na ang sex ay hindi lang tungkol sa physical na pangangailangan. Malaki rin ang epekto nito sa ating emosyonal at mental na kalusugan. Kapag hindi natin naibibigay ang atensyon sa ating mga pangangailangang sexual, pwedeng maapektuhan ang ating tingin sa sarili at kumpiyansa. Isipin mo, lagi ka na lang binabasted ng partner mo. Lagi na lang siyang may dahilan para hindi makipagtalik. Ang pagdududa sa sarili ay isang delikadong bagay, mga besh. Paano? Sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa kanila na mahal natin sila, nakaakit-akit sila sa atin, at na gusto natin silang makasama. Ito na nga ba ang kinatatakutan ng lahat, ang paghahanap ng iba. Hindi ko sinasabi na lahat ng taong hindi kontento sa kanilang sex life ay magloloko, pero hindi natin maitatanggi na isa ito sa mga posibleng mangyari. Kapag hindi na-meet ang mga pangangailangang sexual ng isang tao sa isang relasyon, natural lang na maghanap siya ng kasiyahan sa ibang lugar. Pwedeng sa pornograpiya, pwede sa ibang tao. At alam naman natin na delikado ang mga ganyang bagay. Paano? Sa pamamagitan ng pag-uusap. Dahil ang tiwala at komunikasyon ang pundasyon ng isang matibay at pangmatagalang relasyon. Alam niyo ba yung feeling na parang ang lungkot-lungkot ng mundo? Yung tipong parang wala ka ng gana sa lahat ng bagay.
yung parang gusto mo na lang magkulong sa kwarto at umiyak ng umiyak. Isa sa mga posibleng dahilan ng matinding lungkot ay ang kawalan ng sexual intimacy. Ang sex ay nagpapalabas ng hormones na nagpapasaya sa atin, tulad ng dopamine at oxytocin. Kapag kulang tayo sa mga hormones na ito, pwedeng maapektuhan ang ating mood at emosyonal na kalusugan. Maging maunawain tayo at suportahan natin sila. Pag-usapan natin kung ano ang pinagdadaanan nila at kung paano natin sila matutulungan. Isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam sa isang relasyon ay yung pakiramdam na konektado kayo sa isa't isa. Yung tipong kahit anong mangyari, alam mong nandiyan siya para sa'yo at ikaw para sa kanya. Yung tipong parang isa lang ang tibok ng puso niyo, parang magkaintindihan kayo kahit hindi kayo nag-uusap. Parang may sariling mundo kayong dalawa na walang makakapasok. Pero paano kung mawala ang koneksyon na yon? Paano kung unti-unti kayong nagiging malayo sa isa't isa? Isa sa mga dahilan ay ang kawalan ng physical intimacy. Kapag hindi na kayo naglalambingan, nagiging malamig ang relasyon. Kapag nawala ang physical intimacy, pakiramdam natin, lumalayo na rin ang loob natin sa ating mga partner. Nawawala ang init ng pagmamahalan. Parang nagiging estranghero na lang tayo sa isang bahay. Parang may pader na humahadlang sa inyong dalawa. Maglaan tayo ng oras para sa isa't isa, mag-date tayo, maglambingan tayo at siyempre, mag-sex tayo. Ang mga simpleng bagay na ito ay mahalaga. Dahil ang physical intimacy ay isa sa mga susi sa isang masaya at pangmatagalang relasyon. Ito ang nagpapatibay ng inyong samahan at pagmamahalan. Huwag nating hayaang mawala ang koneksyon na minsan ay napakatibay. Panatilihin natin ang apoy ng pagmamahalan. Masakit man isipin, pero may mga relasyon talagang nauuwi sa hiwalayan. Ang mga pangarap na dati pinagsasaluhan, nagiging alaala na lamang. At isa sa mga posibleng dahilan ay ang kawalan ng pag-asa. Kapag nawawala na ang pag-asa, parang nawawala na rin ang direksyon ng relasyon. Kapag pakiramdam na natin na wala ng patutunguhan ang relasyon, na hindi na maayos ang mga problema, nawawala na tayo ng gana na ipaglaban pa ito. Ang mga simpleng away, nagiging malalaking problema. At alam nyo ba na ang kawalan ng sexual intimacy ay pwedeng magdulot ng kawalan ng pag-asa? Ang kawalan ng physical na koneksyon ay nagiging sanhi ng paglamig ng relasyon. Kapag hindi na natin nararamdaman ang intimacy at connection sa ating mga partner, parang lumalayo na rin ang tingin natin sa future ng relasyon. Ang mga dating masayang sandali, napapalitan ng lungkot at pangungulila. Pero bago tayo tuluyang sumuko, mga besh, siguraduhin muna natin na ginawa na natin ang lahat para maayos ang relasyon. Baka naman may pag-asa pa, basta't handa tayong mag-effort. May mga couples therapist na pwedeng tumulong sa atin na maibalik ang dating sigla ng ating relasyon. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi isang hakbang patungo sa mas matibay na pagsasama. Kaya't huwag tayong susuko agad, mga besh. Nakakapanghina, di ba? Yung tipong parang wala ka ng gana sa lahat ng bagay. Yung dating masayahin at palakaibigan, ngayon ay tahimik na lang at walang imik. Isa sa mga posibleng dahilan ng pagkawalan ng gana sa buhay ay ang kawalan ng sexual intimacy. Ang sex ay nagpapalabas ng hormones na nagpapasaya sa atin, tulad ng dopamine at oxytocin. Kapag kulang tayo sa mga hormones na ito, pwedeng maapektuhan ang ating mood at pananaw sa buhay. Pag-usapan natin kung ano ang pinagdaanan nila at kung paano natin sila matutulungan. Ito na ang pinakamalala at pinakamasakit sa lahat, ang mga pag-isip na magpakamatay. Hindi natin dapat binabalewala ang ganitong bagay, mga besh. Kapag may nakikita tayong senyales na parang gusto ng sumuko ng isang tao, huwag na huwag natin silang iiwan mag-isa. Isa sa mga posibleng dahilan ng mga pag-iisip na magpakamatay ay ang matinding depresyon. At alam naman natin na ang kawalan ng sexual intimacy ay pwedeng magdulot ng depresyon. Huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa mga propesyonal. Mga kaibigan, tandaan natin na ang sex ay hindi lang pisikal na aktibidad, kundi isang mahalagang bahagi ng relasyon na nagpapalalim ng pagmamahalan at pagtitiwala. Hindi ito isang laruan na pwede nating paglaruan at itapon na lang kapag hindi na tayo masaya. Huwag nating baliwalayin ang sexual connection dahil ito'y bahagi ng isang malusog at matatag na pagsasama. Kung may problema, mag-usap at magtulungan para panatili ang init ng inyong relasyon.
Dahil ang pagmamahalan, tulad ng halaman, kailangan din itong diligan at alagaan para lumago at mamulaklak.